Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel o Reaction Man. Una sa lahat, mega love shout out po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si Reaction Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ha mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo mga ka-action. Alam ko po na napanood nyo na po ito pero magbibigay po ako ng reaction dito sa side ko ha, no. About po ito sa pagbigay ni Mr. President Bongbong Marcos ng bigas doon sa Zamboanga na 1,500 sak. Palakpakan. Oh, ayan ha. Good news po ito ha. Good news po ito. Oh, sabi ko nga sa inyo, kapag may ginagawa ang administrasyon, bigyan din natin ng magandang ano. Pero, may pero to. Sabi mo, action man, good news. Tapos, may pero. Oo. Kung wala palang ganitong klaseng mga insidente, hindi pala magbibigay ang administrasyon ng bigas sa ating mga ano, mga kababayan. Para lubos nyo maunawaan at maintindihan at bago tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo, panoorin po muna natin ang 2 minutes and 48 seconds na video. Nel, ilang sako ng bigas ba ang ipinamahagi ng Pangulo sa Zamboanga at ano yung kanyang naging mensahe ano sa ating mga kababayan doon? Yes, aga na sa 1,500 na sako ng premium quality rice ang ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program of 4P sa Zamboanga City. Ang ipinamahaging bigas ay bahagi ng 42,180 na smuggled na sakong bigas na kinumpiska ng Bureau of Customs mula sa kanilang isinagawang warehouse raid sa isang barangay sa Zamboanga. Ito ay tinurn over na rin sa Department of Social Welfare and Development para sa distribution pa nito sa mga benepisyaryo sa riyon. Ipiniliwanag naman ni Pangulong Marcos ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang matiyak na sapat at abot kamay ang presyo ng bigas. Kabilang na ang pagpapatupad ng price cap at ang desisyon ng National Food Authority Council na taasan ang buying price ng palay. Ngayon nag-aalala ang mga magsasaka. Paano naman kami? Dahil kung mataas ang price cap, mababa rin ang benta namin ng aming palay. Kaya nagkakaproblema kami dahil ang NFA ang pambili ang bumibili lamang, ang authorized lang sila bumili 19 pesos. Sabi ko hindi naman din baka hindi na baka mahirapan ng kumita yung mga magsasaka. Kaya kahapon lamang ay pinalitan natin at ginawa natin ang pagbili ng NFA 19 pesos to 16 pesos to 19 pesos para sa wet na palay at 19 pesos hanggang 24 para sa dry na palay. Kaya tataasan natin ng pambili para sa mga farmer. Kaugnay pa nito na mahagi pa ng iba't ibang tulong ng pamahalaan si Pangulong Marcos sa naturang probinsya. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo aga. Nel, bukod sa Zamboanga, ano, dahil doon nga nakumpiska itong mga bigas, meron bang ibang mga lugar o mga kalapit na lugar sa Zamboanga yung maaaring mabahaginan pa rin itong mga bigas na ito, Nel? Base sa ating impormasyon na gano, sa buong riyon na ito na dyan sa particular dyan sa Mindanao, yung iba pang mga beneficiaryo ng 4Ps ay maaaring makinabang dito sa nakumpiska nga ng mga smuggled na rice dyan sa Zamboanga City aga. So yun na ho, mga ka-action, mga ka-camping, no? Napanood na ho natin. O, palakpakan. Palakpakan. Pero, ayun na naman sa words tayo na pero eh. Narinig nyo ba yon? Narinig nyo ba kung saan kinuha yung sako-sakong bigas na pinamigay? Maituturing po natin yun na turo-tulinadang bigas. Turo-tulinada. Kasi ang 1,000 kilos is equivalent sa 1 tulinada. Correct me if I'm wrong. Diba? So, ibig sabihin, maituturing natin na turo-tulinadang bigas. 1,500 sack. Dito ito sa lugar na Zamboanga at ipamimigay daw po itong bigas na ito. So, napakinggan nyo naman. Ipamimigay ang bigas sa mga, lalong-lalo na sa mga member ng 4Ps. Salamat naman.
Pero galing po yan sa... narinig nyo? Ulitin ko. Galing po yun sa... na-smug. Smuggler. Ibig sabihin, galing sa palusot yun na sana makapasok sa Pilipinas. Kaso nasabotahe ng ating mga otoridad, kaya ang desisyon ng administrasyon, ipamigay. Diba? Ang tanong ho natin dito, bakit hindi po ito nasakote? Bakit hindi po ito na-monitor? Itong sabi-sabi, sako-sakong bigas na 1,500 sack dyan sa Zamboanga. Pero sa lahat ng mga benefits nito na 1,000 sack nito, ano po sa inyo ha? Congratulations. At least nakatikim din kayo ng galing sa smuggle. Pero good news yan, good news yan. Ngayon ang tanong natin dito sa administrasyon, hindi ba na-detect ang ng ating mga otoridad diyan sa particular diyan sa Zamboanga? Wala bang mga pantalan ng mga private? Baka naman kasi may mga private pantalan diyan na hindi alam ng gobyerno. Di ba? Kasi hindi dumaan sa custom. Ngayon ang tanong ho natin dito sa Metro Manila, kapag may mga smuggle, hindi din pala dumadaan ng ano ng custom. Kaya nga po smuggle, kaya ibig sabihin hindi dumadaan sa custom. Ngayon, ang pinakamalaking tanong natin dito kay Mr. President Bongbong Marcos, ano po ang ginagawa ng mga private intelligence? Ano po ang ginagawa ng mga private intelligence? Bakit hindi niyo na hindi nila nakita 'yan? 'Di ba 'yun yung ginagawa ng ano? Kaya nga ho sila may confidential fund ng presidente at intelligence fund eh. Kasi 'yun ang trabaho eh. Yung may pinapa-intel. Ngayon ang tanong natin dito, nasaan yun Mr. President ang mga intelligence mo? Ba't hindi po nasakuti yan? Bakit hindi po nalaman? Totoo nga ba? Totoo nga ba yan? Baka drama lang yan ha? Pero salamat po Mr. President ha. At least nakakatulong yan sa mga Zamboangin nyo. Ayan, mabuhay ho kayo dyan ng mga Zamboangin nyo na makabeneficiary sa 1,500 sack. Palakpakan. At sana ho, makarating ho yan. Yung 1,500 sack na ipamimigay, sana ho, ang makabeneficiary niyan yung mga taong mga walang-wala, ha? Baka naman barangay kupitan. Ang mga barangay kupitan dyan, once na mailatag yan sa mga local LGUs, ha? Mga barangay kupitan, instead na tag 2 kilo, o instead na tag 10 kilo bawat ano, baka sabihin nyo naman, 5 kilo. Kasi nandun na yung 3 kilo kay barangay kupitan. Tapos yung 2 kilos nandun kay barangay kagawad. Yun naman talaga ang ano natin dyan eh. Yun naman talaga ang totoong senaryo dyan sa mga Pilipino eh. Yung mga swapang. Magalit na po kayo kung magalit, kung tinatamaan kayo sa mga sinasabi ko. Totoo naman ho. Di ba? Talagang may mga kahit kapitan lang yan, kagawad lang yan. Marunong din kumurap yan. Lalo-lalo na mga barangay kupitan. Siyempre ba naman, pagdating doon, bagsakan ka ng kapitan, ilan ba ang population mo dyan? Masabi, may 2,000 population ako dito. Kailangan ko ng, kailangan ko ng, 50 sack. 50 sako ha, 50 sako. Tapos pagdating doon kay barangay kupitan, kinuha na ang 10 sako. Kinuha pa ang 5 sako ni kagawad. Ilan ang napunta doon sa mga dapat bigyan? 35 sack. Imbis na tagsuro 10 kilo, nailagay na sana lang sana tag 5 kilo. Walastik na pamumuhay ito. Pero good news po yan, ha? Good news. Wala po kung ano dyan. Pero sana, Mr. President, yung mga intelligence mo dyan, gamitin mo naman, ha? Para hindi na po talamak ang mga smuggler dito na pumapasok sa Pilipinas. Di ba? Mga action, mga kampeng. Iwan ko lang dyan sa kanyang mga sa mga kanyang ka-relatives na sangkot sa smuggler dyan sa Department of Agriculture kung a-actionan niya. Pero balita ko kung totoo to, good news to. Balita ko lang to ha, balita, pero hindi pa ako di ko pa ina-assure sa inyo na balita daw, aalis na daw siya sa pagka-Department of Secretary ng Department of Agriculture. Very good dyan Mr. President. Kasi may ita talaga daw siya. Abangan ho natin kung sino naman ang personalidad na mapalaro na makahawak ng Department of Agriculture. Maraming pira dyan, milyones yan. Hindi milyones, bilyon. Tingnan natin kung kaaya-aya ba sa ang tao na yun na ilalagay niya dyan, no? So yun lang ho, mga ka-action, mga ka-camping, no? I-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa mga viewers natin, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.